Meron pala siyang skin blurring effect. So, kung may mga large pores kayo, gay mo na siya. Ganyan lang siya, guys. Less nga yung pagiging oily ng skin ko. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah. Boy, the one to show me now and forever. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. My name is Maymay. For today, mga kabeshies, ipapakita ko sa inyo yung bagong kinalolokohan kong sunscreen. Alam niyo, ito yung mga palagi ko talagang nire-review kasi sigurado ako na nagagamit ko. At isi-share ko sa inyo, of course, yung aking honest review lang. Nagustuhan ko itong sunscreen na to kasi hindi lang siya maganda sa para sa sun protection, pero mas maganda siya kasi may healing and anti-inflammatory effect din siya. So, ito na nga guys, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Papakita ko na sa inyo, ito yung Hello Glow Ultra Light plus Matte Sunscreen. So, ayan siya guys. Ang laki niya. Nakalagay dito 50 grams siya. Alam niyo ang kagandahan dito sa Hello Glow na to. Ito bagong sunscreen lang nila ito. Meron siyang broad spectrum, meron siyang UVA and UVB protection. Yung mga main ingredients niya, number 1 is Cica plus 4% niacinamide and then ceramides. Ang ganda niya kasi bukod doon sa sun protection, isipin niyo meron na rin siyang niacinamide and Cica, which is really good sa ating skin. But again guys, disclaimer, iba-iba tayo ng skin. Iba-iba yung pwedeng maging reaction ng balat natin sa bawat product na ginagamit natin. And then the last one is ceramides. Alam niyo yung ceramides, napakaganda niyan. Meron siyang moisturizing effect or nakaka-hydrate yan ng skin. So kung familiar kayo sa CeraVe or CeraVe, number one ingredient doon is yung ceramides kasi nga maganda siya para ma-moisturize yung skin natin. At ang kagandahan din nito guys, nakalagay dito, oil control, matte finish skin blurring. Katulad nung makeup ko, kanina pa to guys, actually nung sinundo ko yung baby ko nung lunch break, magwa-1 noon, and ngayon is 4 o'clock na. So honestly, tignan ninyo, hindi naman ako nagiging oily. Matte talaga yung effect niya. Pero hindi siya mukhang drying, di ba? Meron pala siyang skin blurring effect. So, kung may mga large pores kayo or tayo, kasi isa din ako doon, so, yun, nakakatulong din siya. Meron siyang Centella Asiatica, which is Cica nga, nakalagay for, known for calming, soothing, and moisturizing effects. Second one is, hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko ha, Hexyl Resorcinol. A skin brightening agent that reduces the appearance of skin blemishes. So, nakakatulong sa, para rin siyang yung niacinamide, no? Kasi ganun din yung naging effect sa akin talaga pag gumagamit ako ng niacinamide. And then, yun nga, again, niacinamide provides anti-aging benefits to skin. Last one is 3 types of ceramides. Helps in restoring the skin barrier and retains hydration to keep the skin looking healthy, firm, and supple. So, ito, ipapakita ko na sa inyo kung paano ko siya ginagamit. So, yun na. Hello guys, good afternoon. Alam ninyo magsusundo ako kay Miriel, pero bago ako umalis, kasi pag lunch break, sinusundo ko siya para mag-lunch dito sa bahay. Gusto ko lang muna ipakita sa inyo yung ginagamit kong bagong sunscreen. Sobrang ganda niya sa skin. As in, I promise, ang ganda niya. Ito yung Hello Glow Ultra Light plus Matte Sunscreen. Grabe. Ang ganda niya kasi may moisturizing effect siya. Unlike sa mga nagamit kong ibang sunscreen, especially yung may mga white cast, hindi ko siya na-experience. So, ipapakita ko sa inyo yung paggamit ko nito. Yan yung texture niya. Tignan ninyo yung consistency din niya. Sobrang lightweight lang. May buhok pa. Ayan. And para talaga siya more on ng moisturizer. Okay, ilagay mo na siya. Ganyan lang siya, guys. Ang bango niya, as in, tignan ninyo, wala siyang white cast. Yan ha, wala akong makeup. Of course, yung aking serum lang and moisturizer na ginagamit. Yan.
ang bilis-bilis ma-absorb ng skin. So kung ayaw nyo yung mga sunscreen na mayroong white cast o yung may puti-puti na pwedeng namumuo minsan pag sa makeup, namumuo yun eh. Eto guys, para lang siyang moisturizer talaga. Yan yung effect niya sa skin ko. Ayan o. Oh. So honestly, I love it. Walang pamumuo. Ayan, nakikita ninyo yung mga hairline ko dyan. Madalas pumunta ang mga sunblock or sunscreen talaga. Pero with this one, wala siyang ganung effect. Ayan. Susunduin ko muna yung aking baby. See you later! Hello! How's your school? I dance when I dance! Oh, you dance? Yeah. Wow! So guys, uwi na kami. Lunch break, uwi na siya. Let's go! Yes! How's your day? Do you miss me? Yes! Where's my kiss? Uwi na kami. Sobrang lamig. Hello! Hi guys, update lang, 4 hours or 4 hours after kong gamitin yung sunscreen, naglagay ako ng foundation without powder or anything, and ayan na yung skin ko. Kahit matte siya, para sa akin may glowing effect pa rin siya. And yan. And napansin ko, mas makapit yung makeup ko nung ginamit ko tong sunscreen na to. Ganda niya, diba? And less nga yung pagiging oily ng skin ko. Parang more on healthy glow lang yung kanyang effect. Yan. Nakita nyo na mga beshies kung paano ko siya ginagamit. Sobrang love ko to. As in, meron pa akong isa nito na naka-reserve. Dahil nagustuhan ko nga yung effect niya, hindi lang para sa parang sun protection nga, bukod dun is meron siyang hydration effect and anti-aging effect. So guys, ako sobrang love ko to kasi kadalasan nga nung mga sunscreen na nagagamit ko, nag-leave siya ng mga white cast or yung namumuo-muo siya, may parang white na, di ba yung puti talaga na mapapansin mo talaga minsan yung sumusuksok pa sa ating mga hairline. Ito, hindi siya ganon. Kasi parang pag nilagay mo siya, ang feeling mo nga is naglagay ka lang ng moisturizer. So, I do really love it. I-recommend ko to sa inyo. And ilalagay ko na lang sa description box kung saan siya pwedeng mabili. Yun lang yung masasabi ko sa ngayon. Alam niyo ang cons. Wala akong maisip na cons, honestly. Kasi for me, gustong-gusto ko siya. Although, kiniklaim niya na matte siya para sa akin. Hindi naman siya super matte yung effect. Kasi tingnan niyo yung skin ko. Wala naman ako nilagay after the foundation. Pero parang, ang naging effect niya is medyo dewy pa rin naman siya. Pero hindi siya oily. Ayan. For me, sobrang like ko to. And i-update ko kayo kung magkaroon man ako ng iba pang mga side effects. Pero siguro, ay, alam ko na. I think kung meron man siya palang cons na masasabi ko, is yung SPF niya is 30 lang siya, guys. SPF 30 lang siya. Kasi ang kadalasan ang nirecommend ko, especially if may ginagamit kayo mga active ingredients, dapat SPF 50 pataas. Para sa akin, i-recommend ko pa rin to kasi maganda nga yung effect niya. And also, kahit pa paano yung 30 kasi kadalasan naman ng mga sunblock sa atin or sunscreen, ganun kataas yung SPF niya. Pero kung, syempre, kung mas matapang yung ginagamit nyo, I highly suggest na gumamit kayo ng sunblock na SPF 50 pataas. Ayun lang mga beshies. Again, kung magkakaroon man to ng mga side effects, makakasigurado kayo na mag-vlog ako ulit para i-update kayo. Pero as of now, I do really love it. Pambahay, panglabas, gustong-gusto ko siya. Pero kapag syempre mas matingkad yung araw or summer, i-recommend ko talaga na SPF 50 yung gagamitin ninyo. So yun lang mga beshies. If you have any questions, comments, or anything na gustong itanong, malaman, please don't hesitate to comment down below. Again, my name is Maymay and thank you so much for watching my vlog. Please don't forget to subscribe. Bye. Have a nice day, everyone.